Variety from starter to dessert. Yes. Talagang kompleto. And meron silang shake. Yes. Watermelon shake, mango shake. Okay, game. First question. Okay, pangaral sa akin ng magulang ko na ano. Ikaw na muna kasi. Bakit siya ko? Wala kang maisip. Kasi ang lalim ng mga tanong. Wala, wala. Bibigat kasi ang mga tanong. Snub si B. Galing akong school, tapos may kita ko siya sa bahay. Tapos hindi siya mamamansin. Yun yung first impression ko. Parang ang tagal mo nang napunta sa bahay nila, hindi niya ako pinapansin. Ang alam mo, talino-talino, lagi lang libro yung kaharap. Diba si Ay, matalino ako, no, nung high school. Tapos kay Bien, first impression ko kay Bien, mabait. Pero mali pala, hindi pala mabait. Diba mabait si Bien? Hanggang ngayon, ganun yung tingin ko sa kanya, mabait siya. First impression kay Pat, mabait. Kasi nung unang meet ko sa kanya, nanghiram agad siya ng suklay. Ano namang kinabait ko doon na nanghiram ako ng suklay? Alam mo, wala na siya masabi sa'yo. Wala na masabi. Eh, kinausap mo ko agad eh. Ah, kinausap ko. Kasi may ibang, kung gusto niyo magmukhang mabait, manghiram kayo ng suklay kay Ben. Kay Ibi naman, first meet ko sa kanya head to toe. Wow. Maldita siya. Iba, maldita talaga si Bolo. Head to toe. Oy, ngayon, hindi ako maldita. Kaya ko siya tagilan niyo akong dalawa. Tumitingin siya ulang ng paa kasi sinisiwalat na yung mga magiging jowa ni Junjun. Ito, si Bien ang nakita ko, sabi ko sa tingin ko, hindi kaya niya, lolo ko si Juni yung nakiniisip. Kasi alam niyo guys, sa lahat ng dumating na babae kay Jun, iniwan siya. Yes, si Bien ang talaga nag-stay. Ako lang nagmahal kay Jun ng todo. Okay. Si Ate Venice naman, kahit hindi siya kilala, mabait talaga siya, ano, inside and out. First impression ko sa kanilang dalawa, actually parehas. Parang parehas ng sobrang social person, yung mabarkada, ganun. Feeling ko ako, kasi binibigay lahat ni Keng sa akin. Like, it's not just the material things, but the affection, the attention, and everything. Ano tingin mo sa amin, hindi din binibigay yun? Minsan! Ano, akala mo lang sa amin? Wala ka sa amin, ikaw pinakasalating babae. Nilagyan mo na nga ng CCTV yung computer ni Keng. Ano eh? Nini-spoil namin ng isa't isa, ganun. Ganun din ako kay Junie. Walang iba kundi si Bibis! Ba't ako? Bibis! Ang tipid-tipid kung binibenta ko yung mga damit ko ay yung mga bag ko bago akong bumili. O sige na ako. Si B kasi sobrang sipag niya talaga sa trabaho at sobrang dedicated niya sa kanyang kumpanya. Lalo na nung kahit ngayon, muntis siya. Talagang pag nandiyan na sila kaka, ayan, update, ganito, ano na nangyari, M&M, ganyan. Kung pag-gastos man siya, deserve. Yung tinapa, nilalagyan ko ng ketchup. Huh? Oh, di ba? Ang sarap na trick. Tinapa na may ketchup? Ako ano, adobong pinatuyo to sasaw-saw sa ketchup. Wala pa naman ako nakakain weird. Weird combination. Aside from that, pero meron akong weird na nakain na so, hinahanap-hanap ko until now, which is mayawa. Kumain
sarap. Guys, ito pa lang kinakain namin ay worth 549 pesos only per head. So, sobrang affordable talaga niya. Sobrang sarap mga bed. Sobrang daming variety. Napakarami daming side dish. Tsaka, ang daming serving ng seafoods and mga meat. For only 549 pesos. Meron din naman kaming 449 pesos only meat and side dish. So, yun guys. Kayang gawin ng tatlo. Meron din ako, meron din si Ben, meron din si apat ako. Apat. Hindi insecure siguro yung tamang term. Inspiration siguro. Lalo na ngayon, tuloy, may inspire na naman ako lalo kay Pat kasi may ganito siya. Mga ganon, kung may achievement kami sa isa't isa, na-inspire kami sa isa't isa yung insecurities. Pag may achievement yung isa, namomotivate kami para gawin din yung ginagawa niya. Like katulad ng kay Vivis, di ba may business si Vivis? Honestly, ito ah, si V talaga ang nag-motivate sa amin. Yes. Ang nakapag-inspire sa amin na mag-business. Oo! Naalala ko, nasa Pimansion 1 kami, ang office niya nasa baba. Gigising ako 3 PM, parang ang walang kwenta yung buhay ko. Kasi si V, maghapon na siya may office siya sa bahay. Kaya niyang gawin, kaya niyang magtrabaho ng ganun. So kaya din pala namin. Na ako, natutuwa ako na ganun yung sinasabi nila kasi parang nagkakaroon ng kahulugan lalo yung ginagawa mo. Oo. Na na-inspire ko pala sila sa bahay, na magnegosyo. Ito nga, tingnan nyo, nakaka-proud na may pag-unit ko na si Pat at Ken. So magtutuloy-tuloy na yan. At saka, napansin niyo ba, yung parang yung success ng isang tao, parang tumbuntin pa yung mga yung success ng isa, success ng lahat yun, hindi yun ng isa-isa lang. May role na ako sa buhay ni Junjun. Hindi lang ako basta jowa at may anak. Kumbaga, karapatan ka na talaga sa lahat ng bagay. Sobrang sarap sa feeling na nabubuo namin yung pangarap namin magkasama. Parang ikaw talaga yung nakita niya, napapakasalan niya, at ngayon kinakasalan ka na niya. Yun. At kasama pero niya sa hirap sa akin ginawa. Ni Ken, nawalan lang daw siya ng choice. Pag sa'yo nangyari ang nawalan ng choice sa akin, kagaganyan na sinasabi ko sa'yo. Subukan mo kong itatago ko si Kidla. Kasi magkakaanak kami. Yun yung focus ko muna ngayon. Kung ikakasal man kami, ikakasal kami. Pero alam mo, sisabi ko nga eh, sa tone nito. Wow! Sabi ko sa kanya, nabago ni Kong ang buhay ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Naplano niya yun. Imposibleng wala siyang plano sa akin at sa magiging anak namin. Napaka-imposible. Visualize niya. Buong tao nga sa paligid niya, nabago niya. Tapos sa kami bang mag-ina niya, wala siyang pake. Imposible. So feeling ko, timing na lang yung hinihintay, pero ibibigay ni Kong lahat. Perfect time. Minimithi ko. Alam naman niya kung anong gusto ko eh. So siguro, na-waiting lang. May pagtahalong pressure. Malay mo this year. Ayokong magsabi, pero sana pag nawala niyo yung mga manas ko sana. Kasi itiman ng leeg ko, parang nung nakita ko yung mga prenup niya, sabi ko, kitang-kita yung mga leeg. Sabi ko, saka na lang pag medyo nanumbalik na. Pag lumabas na si Kidla. Pila yung skincare baka naman. Ikaw sis, napipregnant. Hindi naman kasi ito napipregnant. Kung pihalang hindi naman talaga. Ilang taon na ba ako? 29. So, wala ka lang pakialam eh. Wala akong pakialam. Kasi at the end of the day, kami naman niyo ang masusunod kung kailan natin. At kayo ang nakakaalam anong klaseng relasyon meron kayo. Kayo, kayo pa ba? Kami pa. Parang hindi na kasi. Ito na talaga, amin na talaga. Charis. Paano away-away ba tabunan? Sagutan lang sa chat. Lang. Ito kasi si Bien, may pagkapakialamera ko talaga. So minsan, first trimester ko yun, hindi ko na madaan sa joke. Parang sinabi ko sa kanya, ano bang gusto mong gawin ko? Pero normal nagaganyan lang kasi tayo sa gating. Wala naman. Wala sa Team Payaman Girls actually sa akin. Actually, at Team Payaman Girls, prank ka talaga. Oo. Totoo yun. Actually, parang pabuwag na kami. Dahil ano na to, mga huling buwan na
po ng TV. Okay naman kasi si Mabi, lumaki siya ng madaldal. Kasi nung nasa Molino Homes kami, hindi siya sumasama sa mga tao, hindi niya kinakausap. So ngayon, nung habang lumalaki si Mabi nang marami siyang tito at tita sa paligid niya, naging madaldal, ayan, parang matanda kausap, ganyan. Wala, okay naman. Yun na yung something na very proud ako sa grupo natin eh. Kasi walang issue, walang problema. Ano naman, harmonious relationship naman ang meron kami sa Team Payaman. Sa kayo yung personal normal lang sa amin yung may mapapagalitan na ba't ganyan yung aso mo? Yung ganun. Yun pala. Yun na pala pinag-aawayan namin. Pag-uugas ng plato. Dumi. Dumi ng aso, pag-uugas ng plato. Yan. Hindi namin na namin lahat to. Meron kaming financial crisis ngayon. Kasi hindi namin na namin. Hindi po si Tong TV ang magpapalamon sa amin. Magpapalamon? Totoo lang, kahit ako po, jowa, hindi po ako libre ni Coco. Hindi po kami palamon doon. Kasi ang daming may nag-aakala kasi sis na si Kuya Kokon daw ang nagbabayad ng renta. Tsaka ng pagkain. Hindi naman po si Pacquiao si Kong T. Palamunin kami lahat. So, sino nagmamanage ng ating finances? Before, ako. Ang ginagawa namin pagdating sa food, lahat kami nag-aambag-ambagan. So, meron kaming budget na 200 per head per day. Ganon, tapos bibigay sa akin. So, for the whole month, iko-compute na namin yan. Tapos, magbabayad na per head. So, naiipon yung pera. And then, yun yung ginagastos namin per food, for maintenance ng bahay, bayad kay Kuya Inday, bayad kay Chef. So before, ako yung naghahawak ng pera. Pero nung nare-realize ko, parang ginugulangan na ako ng Team Payaman. Hindi ka na binabayaran. Ang laki na ng utang sa kanya. Ayoko na. Abot na ng 30 mil, ganyan. Ayoko na, ginibab ko na. Binigay ko na kay Kevin. So yun. Tsaka napakalaking responsibilidad pag bills talaga sa bahay, guys, yan. Nahihirap talaga. Basta yung bahay ang nagbabayad. Kung TV, BBs, Ben, Juni, Bangkeng. Guys, per head kami ng couple, ha? Hindi couple na talaga. Per head yan. Ay, ngayon, ito tanong ko pala. Ngayong kasal na kayo parehas, iisa na ba kayo ng pera? No. May joint. No. Anong iniba ngayon sa pera? Pagdating sa pera? Parang dyan ako curious kasi mas pipilitin ko si Kong pag medyo... Hindi. Pagdating sa mga investment, like business, at saka mga bills pala yan, dyan kami hati. Pero kami, may sarili pa rin kaming pera. So, bawal mapakialaman ng isa't isa. So, every month, meron kaming kailangang ilagay na savings dun sa bangko namin. Ngayong mag-asawa na kayo, may pakialamanan na ba kunwari gusto mo bumili ng kotse, ikaw? Kailangan pa ba ng approval na ng mag-asawa yan? Kung pera mo naman ang gagastusin, kunwari? Akong pera ko naman, ay wala. Walang pakialaman. Parang jowa pa rin, sis. Parang ganun pa din. May joint na. Akala ko kasi pagkasal na, bibili ako nito, okay lang ba? Ay, hindi ganun. Kasi may kanya-kanya na pera. Pare, bibili ka bag worth 300, tatanong mo ba kay Junior? Hindi. Kasi pera mo naman, hindi. Biggest dream ko, yung mga kasama ko sa Team Payaman, sina Bok, sina Mentos, magkaroon sila ng negosyo, mga ganyan. Pare-parehas kaming umaman lahat. As in lahat. Tapos magkaroon kaming compound, magkaroon kaming building, may basta. Team Payaman Empire, let's go! Kami at the age of 20s, may negosyo kami. Yung bata mo pala, ang dami mo ng business. May mga negosyo ako. Ang nagawa. Kumbaga, nagkaroon kami ng anak ng maaga, pero bumawi naman kami sa buhay ni Junjun. Ang ganun. Ako rin ganun din. Nagkaroon ako ng, nung nawala ako sa corporate, parang mas nagkaroon ako ng freedom sa oras ko, sa sarili ko. Eh, ang sarap manage pa ng business. Itong Wagini ko. So far, ito yung pinaka-greatest achievement ko talaga. Kasi hindi naman talaga namin ni-expect ni King na makakapagpatayo kami ng restaurant. Sino ba naman? Sa gitna ng pandemya. Yan. So ito, so far, ito yung biggest achievement. Madam, bakit? So pumunta kayo dito sa Wagini ko, guys. Madam, bakit? Siguro ako ang biggest achievement ko, yung nabigyan ko ng bahay sila mama at papa. Na hanggang ngayon, tuwing napunta ako sa bahay namin, masaya ako sa kanila na kung anong gusto nila, meron sila. Yung ganun. Okay na si Salis na ako, ah. Tabotag na kasi. Ako, Japchae. Ako, Wagyu. Tapos, sa malatang kanin. Masarap ako, Japchae. Spicy beef.
itong mga ganito nila guys, itong mga shake nila, tunay na prutas to. Itong miso soup, ang pinakamasarap na miso soup na natikman ko. Sobrang hindi siya, ng flavor niya. Hindi siya lasang pinaghugasan ng medyas. Dami na kami ko, Japchae, miso soup, scallops, chicken wings, tsaka wagyu. At meron sila dito tinatawag na wagyu sauce na sila lang meron kasi nga wagyu. Ang sarap. At saka lahat ha, nandito merong seafoods, chicken. Merong chicken, merong lahat ng meat nandito, ang gulay. May salmon. Agad siya. Eh ako, in-invite din ako, pero shy type ako. Sinasabi. Hindi ko gustong mag-TV, gusto ko lang maging model. Pero most model likely na maging jurtista dito, si Bien talaga. Tsaka yeah, ang lit ng mukha sa kaya camera. Kaya yung pagpaparetoke ko, guys. Ikaw, yes, sir. May balang ka. Ano ako? Anong karakter ko? Nanay nila Daniel Padilla. Oo, ganda. Walang mam si Carla. Mabira naman siya. Ano ako si Beo? Ano ako yung sasampal kay Catherine? Layuan mo ang anak ko! Ganon? Ito pwede itong pumalit kay Sarah Jean na lang. Hindi pinapalagan ang magulang. Ako kakatupad lang. Kung kay Tony talaga. Idol ko talaga yun. Si Alex yan. Ako siguro Team Payaman Girls. Wow! Dream come true ba to? Dream come true talaga. Parang sobrang grabe. Ako gusto ko makakolab yung mga mami-mami. Sina LJ, sina Sophia Andres, si Elise, mga mami. Mga mami. Kasi parang yun yung mga makakasundo ko. Lalo na kung may mga baby na kami na makukulit. Ako siguro, sa ngayon, ang pinaka-favorite na YouTuber ko ngayon ay Ong Fang, si Gio Ong. Mayroon pang ano? I think it's Casey Neistat. Red Pond! Nanay ni Ryan's Worth. Tama! Magpapaturo ka paano siya nagkakaroon ng mga laruan. Ako, Bretman Rock siya si Michelle Choi. Taga NYC siya. Babe, si B talaga. No, hindi pa siya na. Hindi pa siya nabubuntis. So, feeling kasi pa. Parang ikaw malakas ka na magpalaklak. Malakas ako magpalaklak, pero kung malakas uminom na inom. Feeling ko si pa. Or malakas ka uminom, mabilis ka lang malasing. Pero kasi Ben din malakas. Malakas din. Si malakas tayo tatlo. Malakas ka kayo. At kami manakano. At saka to, laging umiiyak to. Umiiyak parang nakadalawang shot pa lang kami iiyak na to. Uy, napaka-OA mo. Hindi totoo yung sinasabi mo. Gusto ko na mag-settle. Ayun tuloy, pinakasalan. Ayun, mayroon tong kwento. Yung nasukahan ng Pancit Canton. Hindi kasi, ano, nag-dinner kami Pancit Canton. Eh, umiiyak kami ng red door. Uminom. Ng red door sa mga college friends. Ayun, pag-uwi ko, natutulog na ako nasa base ng mama. Nasukahan ko sila ng Pancit Canton. Ah, na may nagamang hot dog. Na umiiyak-iyak pa ako. Nakakahiya, medyo nakakahiya. Pero, iba, kapag nagpatawad naman na yung magulang. Embarrassing talaga yun kasi nandito siya nakaupo, tapos sila mama. Nandun ka nun? Nandun ako, tinatawanan ko siya nun. Nandito sila mama, nandito siya sa sofa, tapos sila mama nasa floor. Pagka ganun niya, yung ulo nila mama, puro Pancit Canton. Nawalan ako ng baby, yun ang pinakamasakit ko naranasan. Hardest thing is magpalaki ng bata. Maging nanay, maging magulang. Dati kasi ano eh, nung pasaway ako sa mama ko, ngayon na re-realize ko na kaya lang naman pala nila ginagawa yun is para sa amin. Oo, totoo yun sis. Ang lakas makaparealize nun. Nung buntis din ako parang... Kasi totoo yung sinabi nila na papunta ka pala, pabalik na kami. Ako siguro unang pasok sa isip ko, yung mapahiwalay sa magulang. Feeling ko yung pag-pursue ng pangarap ko. Yan. Ano bang pangarap? Ang pangarap ko maging doktor talaga. Nag-end up ako as a vlogger. At businesswoman. Hindi mo na ba tutuloy? Anong plano mo doon? Sinabi ko naman ito kay Kenge at saka sa parents ko na itutuloy ko pa rin yung med kahit may anak na ako. So kaya lang ako nag-stop kasi nag-iipon ako. Yun. Ako, ongoing yung pagiging attorney ko. What? Kaya... Wow! Natural giver talaga sila. Talagang mapagbigay. Magaan ng kami nila, lalo sa pagpamilya. Oh, masarap naman sa ears mo. Ako ang pinaka-ano ko, ano, parang kahit anong mangyari sa buhay ko, feeling ko nandyan sila. Automatic na meron kang katuwang sa buhay. Parang hindi na ako masyado natatakot sa mga pwede ko pang ma-experience. Kasi alam ko meron akong kasangga katuwang na sa kanila. Yun doon yung pinaka-gusto ko sa kanila. Kasi alam ko maasahan ko sila kung ano mang problema ang dumating. Ako din, same lang din ako with V. Aside sa...
itong mga kasama ko, napaka-generous. Importante talaga na meron tayong support. Ano mangyari, no? So, sobrang blessed ako talaga na si, ito yung mga kasama ko sa bahay. Yung team payaman. Si Ate, si B, si Bien, yun. Ito muna, ikaw ito may wag. Financial advice, feeling ko pag may pera ka, wag mo i-stay lang sa bangko. I-invest mo siya sa gustong-gusto mong bagay na i-pursue. Gusto mong business. Kasi pag nasa bangko, hindi naman lumalaki yan ng ano. Patay ang pera sa bangko. Patay ang pera mo sa bangko. Pero pag nag-business ka, paikutin mo yung pera. Iikot yung pera mo. So, yun. Ako lagi ko sinasabi, no, kung meron kang 100 pesos, sabi mo may 100 ka, itago mo yung 20. Yung 80, gawin mo 160. Ibig sabihin, paikutin mo, palaguin mo. Yung 20 pesos, i-save mo pang emergency. Yung 80 pesos, i-invest mo, gawin mong negosyo, mag-reseller ka ng bilang skincare. Yan, correct! Tapos, gawin mo, doblehin mo. O, pag na-doble 160, tago mo na naman. Doblehin mo ng doble, lumaki yung pera mo. Huwag sa bangko. Pangit naman na wala kang pera sa bangko at meron, pang emergency purposes. Pero kung may pera ka, hanggat kaya mo, i-ano mo, invest mo sa negosyo or sa, ikaw, bahala ka. Mararamdaman mo naman yan saan magandang ilagay. For example, ito, nag-franchise siya ng Wagyu. Nag-ano rin siya sa Villain Skincare or ano, marami. Don't leave behind your means. Tama ba? Talaga afford. At kailangan mo pa siyang pag-ipunan. Ang tawag dyan ay delayed gratification. Yes, delayed gratification tawag. Sigit lahat ako. Eto, dumating na siya. Uy, magkakasama kayo magkakapatid. Kahit tumanda na kami. Oo, tama. Ako din. Napakaswerte namin magkakapatid na magkakasama kami sa isang bahay. Kaya nga na-touch ako nung ani may vlog si Kuya about sa masaya siya na magkakasama kami. Bato-bato-pi. Sige, magbato-bato-pi kayo. 1, 2, 3, go! Bato-bato-pi! Ay, hindi pa rin si B! Diyos ko! Naiinis na ako! Tignan natin guys, yung dalawang lalaki mag-uusap. Pero kasi ako matagal pa magpapaano pa kasi ako ng mga manas eh. Ayoko naman ikasal ng sobrang jubi. Eh paano kung gusto na ni Kuya? Ano? Pwede naman siya mag-propose tapos pagka-propose, edi tagalan muna. Tagalan na lang bago magbago isip. Eh ako naman may option ako maging buboy. Pauna ka. Ay ko, mag-anniversary na tayo, mag-propose ka na. Oh yeah, mag-tenyos na tayo! Kailangan every month kang ano, maayos yung kuko mo kasi baka mag-propose na. Gaga, nagawa ko na yun, nanilaw na, kaya nanilaw na. So guys, meron palang tatlong branch ang Wagyu Niku. So pumunta kayo dyan. Molino. Las Piñas and BF Paranaque. So ito yung sa BF Paranaque. So, guys. Maraming salamat pala guys sa lahat ng pumunta ng aming soft opening and grand opening. Grabe tumog. Grabe talaga. Grabe yung pila. Nagalit na yung mga kapitbahay. Grabe, sobrang haba talaga ng pila. Simula dun sa waiting area sa labas, dito sa waiting area dito, hanggang dito. Parang vaccination center na yung Wagyu nito. Sobrang blessed kami ni Keng na talaga namang sinusuportahan yung kaming lahat. Ayan, lalo na yung mga Team Payaman supporters, marami. Meron pang mga galing ng Iloilo, Pampanga, Nueva, Manila. Imagine mo yung biniyahe nila para makakain dito sa Wagyu nito. So maraming salamat po sa inyong lahat. And guys, open po kami. Open ang Wagyu nito from 10 a.m. to 12 midnight. Monday to Sunday po ito. Yon. Walang sara-sara. Walang sara-sara. And available din po ang merch ng Team Payaman dito sa aming Wagyu nito. So available ang V-Line Cosmetics, V-Line Skincare, Giyang Clothing, and Comp Clothing. So habang naghihintay kayo dyan guys sa waiting area, pwede kayong mamili. So yun lang guys, like and subscribe sa channel ni Bien, ni Junidad, and ni Mavistan! Wow! Bumili na kayo sa Giyang Clothing, nag-exist pa po siya. Meron kaming Giyang Clothing Kids. And meron po kaming Payawash Laundry sa Volume.
Paulina Bacoor and Beauty Shutter Station, sa mga nangangampanya, sa may mga debut, sa lahat-lahat. Mag-message lang kayo sa Beauty Shutter Station sa FB, meron po kami. Order na po kayo sa V-Line Skincare, Quezon City, V-Line Skincare, Jesse Martirez City, and V-Line Skincare, General Trias, Cavite. Yun lang po. Ayun nga mga babies, mag-order na kayo sa Shopee Lazada ng V-Line Cosmetics, V-Line Skincare, sa mga reseller ko, nasa Shopee Lazada na rin po sila. And syempre, pumunta rin kayo sa TikTok kung ayaw nyo ng Samgyup, meron dun mga milk tea, mga... Ayaw nyo talaga? Hindi pala ayaw nyo, pagtapos nyo mag-Samgyup, gusto nyo mag-milk tea, di ba? Pangimagas. Ano naman nyo kung ayaw nyo? Baga wala ng choice. Mulino, Doña Soledad, and sa Pasita, at ayan, Crystal Glow, available na rin sa V-Line Cosmetics, Shopee, and Lazada, yung Gluta Lipo. Thank you so much for subscribing sa channel ko, B. Cortez, and kay Kong TV. Nakasale ang Angel by V-Line Cosmetics hanggang bukas, so Wednesday. Ayan, so mag-add to cart na kayo sa Shopee and Lazada. Dahil lang, support na yung mga business na mga kapatid ko. Please subscribe to my channel and Boss Kids channel. Pumunta kayo dito sa Wagyu Nico, mag-samgyup kayo dito. Open kami from 10 a.m. to 12 midnight. And umorder kayo ng V-Line Skincare sa aming guys, Shopee! Guys, sa aming mga Wagyu Nico. And abangan nyo guys ang aking ilalabas na Ad Majora Soul Collection. So ito yung mga sandals. Yan, so abangan nyo yan this April! Ang daming lalabas na produkto nito ni Bakla. Yes. Talagang hinanda niya ang ano? 2022. Kumapit ka 2022, CEO of the year. Ano yung tipong hindi bibili ng award? Correct. Yun lang guys, maraming maraming salamat sa panonood. Bye! Babies! Bye! I'm a girl.